At dahil marami ng ugat ng ating mga orchids, kinakailangan ng gumawa ng bagong paso na paglalagyan nila. Kaya nakaisip si Habing gumawa ng paso gamit ang saniyog. Ayan, nakahanap siya ng isang dalawang niyog na maliliit. At syempre, laging kasama ang kanyang mahal na anak sa kanyang ginagawa. Ayan, sisimulan na niya ang kanyang paggawa. Itong haya natin. Mahirap din palang gumawa nito. Pero matyaga siya. Alang-alang sa kanya mga orchids. Sa lahat ng ginagawa ng ama, ang kanyang anak laging nakasunod. Ayan, tinatanggal na niya ang bao para magamit. Kaya lang mukhang bulok yung ano nasa loob. Tingnan natin kung magiging maganda ang resulta. Ayan, yan ang nagawa niya. Ang ganda. Tingnan natin kapag lalagyan na niya ng orchids. Nililinis na niya ang ilalim, ang loob. Sana maging maganda ang kalabasan. May pa-design pang nalalaman. Ayan, maglilipat na siya ng kanyang orchids. Kawawa naman si orchids, hindi napatahan sa isang lagayan. Dahil mahal ng may-ari, ayan, ginagawa na niya ng paraan. Pinutol pa niya. Sige, tingnan natin ang kalalabasan mamaya. Ayan, tapos na ang kanyang napakagandang orchid. Kanyang paso, gawa sa niyog. Ayan, nakakatuwa. Kasya-kasya siya sa kanyang lalagyanan.